Isang suave at debonair lukang DJ Luño ang humarap sa Entertainment Writers nitong Miyerkules ng tanghali, November 16, 2022, para sa press conference ng Luñoverse. Ang Luñoverse ay ang kanyang ambitious concert na itatanghal sa December 8 sa Matrix Creation Events venue, Quezon City. May kinalaman ang transformation o reinvention sa sarili ni DJ Luño sa pasya nitong pasukin na rin ang pagkanta dahil naging inspirasyon niya ang mga sikat na P-pop group tulad ng SB19 at BGYO. Lahad niya, noong nasa China po ako, wala sa plano itong kanta-kanta na to. Ito na lang yung calling ng isang performer na naabot na ang ceiling as a dancer, so what's next? Hinahanap ng katawan ko yung performance. Hinahanap ng katawan ko yung choreography. Gumawa ng something na pwedeng i-offer sa tao, so might as well take a challenge sa buhay ko na matutong kumanta, matutong gumawa ng music. Kasi at the end of the day, I am a DJ, I am a choreographer. Yun na lang ang kulang para makumpleto yung music journey ko. Nakapaninibago ang hitsura ni DJ Luño dahil sa kanyang sariling salita, hindi na masang-masa ang hitsura niya. Dati kasi, ang look ni Luño, more on masa, masang-masa. Now, I understand na kapag gusto mong pumunta sa mas mataas is you really need to dress up na ganito yung level. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Like for example, if you wanna be an idol sa lahat ng mga tao, kailangan mong isapuso yon. So, part ng pagsasapuso is feeling the coat, feeling yung mga suot namin. Panipi. Halos 30 ang bilang ng mga bagong kanta na nilikha ni DJ Luño at ng kanyang mga kasama para sa Luñoverse. Isang ambisyosong proyekto ang Luñoverse dahil may dalawang pagtatanghal sa isang araw, ang matini show sa ganap na alas 3 ng hapon at ang 7 PM gala show na ikinumpara niya sa Netflix streaming site. Saad niya, we recorded at least 30 songs in 2 months for the whole concert, so ganoon namin siya talagang pinaghirapan. Hindi siya pucho-pucho na tulad na dating concert namin. Ang kaibahan, dati, magde-download lang kami ng music sa YouTube. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi ko, kailangan natin ng opening number na malakas ang impact, so we will make a song na malakas ang impact. Ang mangyayari, ang lahat ng maririnig nila na kanta sa Luñoverse unreleased tracks. Para kayong nanood ng Netflix kasi hindi naman natin alam talaga kung anong nangyayari sa Netflix, pero yung experience na ibinibigay sa pelikula, yun ang naiintindihan natin. It's the same thing with Luñoverse, yung gusto namin ipahiwatig is we're creating a whole another experience para sa manunood. Pagpapatuloy ni DJ Luño, this is a 3-year plan and this is the kickoff. Magiging malaking-malaki itong universe na ito. Parati akong nagjo-joke sa kanila. Ibabalik ko ang pera nila kapag hindi sila nag-enjoy. Parati kong nire-remind ang mga kasama ko sa studio na, guys, lahat ng mga yan, pinag-ipunan nila yung pera. Hindi yan pinulot ng basta-basta lang, so I want to give them the best. Ayoko ng mediocre na performance o show.